sa ano ba yan, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at malakas na malakas din po tayo sa Myanmar, yun na rin sa Macau, kung saan na ando na ating mabuting may bahay ng ating engineer Fred Dalamala. At dito naman po, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kapatirang Muslim, Assalamu alaikum. Alright, alam po natin na pandemya pa rin ang ating matatawag na ano, kinaka-alarma pa rin ba o hindi na? Siyempre po na tayo ay nag-resume or na balik na, na-downgrade na sa level 1, which means tayo po ay makakalabas at makakaroon ng balik sigla, ika nga ano, ng mga preparasyon para sa business natin muli. Gusto natin maka-recover tayo. So, ano po ang gusto natin pinupuntos dito? Siyempre, healthcare pa rin. Tayo ay natutuwa at nasa kabilang linya ng komunikasyon, pinagbili na tayo at napaka-busy niya. At gusto natin maintindihan ano ang kanyang pananaw pagdating sa kalusugan, yung health. Yan ang isa sa kanyang acronym, H-E-L-P. Health. Health na, tapos health pa, kalusugan pa. So welcome to our program, Suling na Bayan, No Lesson, Dr. Mildred Vitangcol. Hello po. Hi, good afternoon po, Tita Yoli. Magandang yes. Hapon po sa ating lahat. At thank you for being having me as a part of this program this afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan at mga Filipino sa nanonood ngayon at nakikinig sa programang ito. Alright. Ang gusto natin kasi maintindihan, ang dami-dami po nating kababayan na hindi maka-afford. Alam po natin yung iba naman ay kaya makabili ng gamot, makapagpa-ospital. Pero dito po sa ating programa, Sulong na Bayan, inaaraw-araw po tayo ng iba't pa nating mga kababayan na paulit-ulit na sinasabi, kulang po ang aming paggamot, pag-asok sa ospital kung talagang kakailanganin ng pa-ospital. Ano po ang inyong programa pagdating sa kalusugan? Yung aming organization po, it's a non-government organization. Meron po tayong tinatawag na online medical consultation. So, ito ay ginagawa through using a platform sa Facebook. Meron po tayong Rotary e-consultation in collaboration with Health Pilipinas. And then, meron po tayong mga volunteer doctors na sila po yung tumatanggap ng mga requests for consultation. And as soon as we receive, our doctors, volunteer doctors, sila naman po ang tatawag ng pasyente para malaman kung ano po yung talagang kailangan na alamin doon sa kanilang hinanain o kaya kalusugan or problema sa katawan para po magbigyan ng tamang diagnosis and of course prescription kung kinakailangan po. So yun po ang ginagawa natin. So online consultation po, marami na pong tumatawag sa amin, especially yung mga COVID patients dati. At saka ngayon po, yung mga, kunyari may mga lagnat-lagnat o buo-buo kaya mga skin diseases, yun po yung kadalasan na napapakonsulta sa amin. At yun naman po ay natatawagan po ng mga doktor, ng mga volunteers. So yun po. When you say volunteers, yung pong mismong serbisyo ay libre din, ganun po ba? Opo. Mm-hmm. Libre po ang serbisyo ng mga doctors na binibigay para po mabigyan ng advice, medical advice, yung mga pasyente po na nagtatanong ng medical condition. Right. Kasi napaka-importante po na health is wealth. Kung ikaw naman ay napakayaman, you have the fame, matatawag na prestige, and you have fortune. Unfortunately, ang iyong kalusugan naman ay hindi ka makatayo man lang. So, that means wala rin ang nangyari. Pero yan eh, mayaman po sila. What about itong matatawag nating less fortunate? So, maganda po yung inumpisahan nyo kung online. What happens dun po sa mga dulo-dulo ng rural areas natin kung wala po silang internet?
Meron po na naman po tayong access sa for example, Messenger po. Pwede rin po silang mag-send ng message through Messenger, hindi naman kailangan po ng internet doon. So, mm-hmm. as soon as they will send us their request for an online consultation, pinapahingi lang natin yung kanilang location, yung edad, mm-hmm. yung kanilang cellphone numbers para po matawagan naman po ng mga doktor natin. So, the idea or the advocacy is really to serve those who are poorest of the poor or no access to healthcare para po sila ay magkaroon naman po ng libreng advice para po sa mga doktor na mga volunteers and even sa mga specialist kung kinakailangan natin yung conditions nila na mapapakonsulta sa mga specialist. So yun po yung mga ginagawa natin. So again, napakaganda po, no? Kasi hanggang dulo kaya po natin i-access and then sila yung mga walang talagang kapasidad para makakuha ng libreng serbisyo ng mga doktor natin. Ano? Okay, we move on to dun sa matatawag nating livelihood. Kasi ang dami rin pong nawala ng negosyo at saka naalis sa trabaho dahil sarado rin kanilang mga employers. Ano po yung nakikita nating tulong na pinapaabot natin sa ating mga kababayan? Yeah, meron po tayong programa. Halimbawa, yung nagtitrain tayo ng mga gustong magtrabaho sa laundry shops o kaya mag-put up ng kanilang sariling laundry centers. Meron po tayong libreng training na ibibigay sa mga kasamahan natin na gustong magkaroon ng panibagong trabaho. And another thing, meron po tayong mga partner organizations na nagbibigay po ng kunyari mga soap making workshop para manufacturing sila gumawa ng sabon. Padali po yun dahil lahat naman tayo nangailangan ng sabon. Right. At saka kung ano po, yung mga recycled materials, ginawa pong, kunyari yung plastic, ginawa pong flowers, o kaya ginawang handbags. Po workshop na ginagawa na ganyan para from trash to treasure. Pwede pong, wow. From nothing to something. Opo. And isa pong programa na binibigyan natin ng mga, lalo na sa mga kababaihan na walang trabaho, yes. Yung pwede po tayong magbigyan workshop sa sewing lessons. Yung paggawa ng gamit. Opo, yung walang-wala talaga, we can collaborate with the LGUs para po kami po ay makapag-donate ng sewing machine para po ay makapagsimula din po sila ng mananahi at magtatrabaho po at makapag-simula din po ng income at hanap buhay. Right. At the comfort of their homes, pati. Doon na lang sila sa bahay. Usually, yung dahil din po talaga ang nangailangan ng manunulsi. Kaya mga attorney, ang tawag dyan eh, altar. Hindi po ba? Repairs, altar. Kasi ngayon, mahirap po mag-shopping. So, yung mga tinatangan na, paluwagan ng mga damit, o kaya yung mga pumapayat din, yung adjust natin yung mga damit. Marami pong pwedeng gawin. No? Dahil po, syempre, sayang naman po na hindi na magagamit yung mga gamit natin na nandyan na po, available resources. Right, right. Pero sa inyo pong foundation at saka sa NGO, nasasabi nyo, again, napaka, you're zeroing in dun sa mga charity projects for children, women, and elderly. So, as chairman din po ng St. Peter, you do charity work for children, women, elderly, and environment. Napaka lawak din, ano? So, dun po sa pag-educate, ano po ang inyong platform? Yun po, meron po tayong, we are collaborating with teachers and students
Kasi lalo na sa pandemya, kulang po sila ng gadget po. So we are connecting with tablets, other donors. Makabigay po kami ng konting tulong doon. O kaya yung mga bond paper or kaya yung ink ng kanilang printers. Kung ano po yung pwedeng maibigay at maikakayanin ng bulsa, doon po kami tumutulong. Lalo na yung mga pangailangan talaga nila. So sana po, anytime naman po, pwede naman po kaming mag-assessment sa isang area. Pero priority din po natin talaga yung mga, hindi talaga, walang kaya sa buhay. Right. Ito yung indigent. Na talk about another walang kaya. Alam niyo po, napakarami, magugulat kayo ng mga single parents. Meron po ba kayong program for them? Yun po, yung pananahe, a single single parent can continue to start working. Right. Marami yun naman pong paraan na kumita sa tamang paraan. Kung talagang masipag lang tayo at trabaho. Marami pong opportunity na pwede kaming provide sa mga hilig. Pwede rin po, kung gusto nilang mag-manicure, pedicure, pwede rin po tayo magpatrain nun. Kung gusto nilang mag-gupit, pwede rin po tayo magtitrain nun. And we can, collaborate with TESDA po sa mga training. Kung gusto nilang mag-massage. Pwede rin po silang magkaroon tayo ng ganyang mga workshop. Para rin po ay hindi naman nasasayang yung kanilang mga oras. Yes. Instead na walang ginagawa, pwede rin po silang gumagawa. Productive. Okay, in a 60 second there, napakaganda po ng mga inyong nabanggit, livelihood, educate sila, mga children, mga projects. Ano pa po ang gusto niyong ibahagi in 60 seconds, ang inyong message of hope para sa ating mga tagapakinig? Go ahead po. Maraming salamat. So, talagang timely din po dahil marami pong nangyari sa buhay natin, maliban pa doon sa pandemya. May narinig din po tayong gera, kaya tumataas po ang ating bilihin. Kahit yung mga gasolina po. Pero kahit pa naman ay marami po tayong marating sa buhay natin, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kapit lang tayo sa Panginoong Diyos dahil alam naman natin ay kung tayo ay maniniwala na ang Diyos lang talaga ang ating maging tulong at guide para sa may mga taong ibibigay din sa atin para makatulong sa atin. So, the hands of God working on each and every one of us para po tayo ay maging instrumento ng mga ngiti at kasayahan kahit pansamantala sa mga kababayan natin na nangailangan ng tulong. So, yun. So, isa po doon yung ating Help Pilipinas po ay isa sa aming grupo na kasamahan natin na itong organisasyon talagang na ito. Talagang tutulong. Makatulong din po at handa po kami kasi pag tumatawag po sa amin. Maraming salamat po. Ano, hindi naman po itong ilan. Marami pa tayong pag-uusapan sa next time via Zoom sana kung available kayo. Thank you so much, Dr. Okay. Mildred. Okay, all right. We have to pause for our news break. The Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik pong muli ang ating programang Sulong na Bayan. At pasensya na pong muli. Kanina medyo talagang nakamute pala or yung akin. Sorry. Yes. Ano. Okay. Hindi na natin patatagalin pa. Alam niyo po ba nung araw nung itong mga bata? Bata pa yung mga anak ko eh, no? Bago natin tawagin ang ating magiging kapanayam. Pagka sinabi mo yung pangalan na pulis, di po ba? Somehow it evokes some sort of fear. Parang may hintatakot ka, no? Kasi katulad ng mga anak ko na maliliit pa, no? Pagka yan eh umiyak at saka kasi sinabihan kong matulog ka na, oras ng tulog ngayon, siesta hour, tapos ayaw matulog, iiyak. Anong sasabihin ko? Sige, hindi ka lalaki at saka hindi ka tataba. Kailangan matulog ka kasi dadating yung pulis. O di po ba? How many of us, somehow, ganyan yung pananakot?
Hindi po nakakatakot pala ang police. Siyempre po, ang police ay may malaking natatawag nating role at saka hindi lang role, ano, sila yung taga ano yan, to make sure na safe ang ating environment, to make sure ng ating ang kanilang role eh, to make sure that ang buong kapaligiran ay walang hindi ka mahihintakutan, ikaw ay magiging mapayapa ang iyong kalooban dahil you're safe, ika nga. So tawagin na natin ang ating kakapanayamin, ano? He will just educate us ano nga po ba ang role ng policeman at ano ang mga, hindi lang role, ano? Malaking responsibilidad at bakit kailangan maging police ka. Okay, let's welcome to our program. Siya po ang newly designated district director of Eastern Police District, no less than Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Hello, welcome po sa ating programa Sulong ng Bayan. Good afternoon, Ma'am Lolly. Ano po, correction po, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, District PIO po. I'm sorry. Okay, Public Information Officer. Eastern Police Ayan, District. Ayan po, opo. Ayan, tama, nakalagay naman. Opo. Sa inyong picture ngayon, you can see us and live streaming tayo, opo. Colonel Santos. Opo, opo. Nakikita po, District opo. PIO. Opo. Medyo, masyado ako excited na promote natin agad. Okay, educate us. Yun lang yung gusto nating huntahan ngayon. No? We have 20 minutes allotted to you because people now opo. Are saying, nako, kahit saka pumunta, kakabaka-baka, yung mga agam-agam na sinasabi, o nakakatakot doon, o hindi safe doon. Ano po ba? Bakit po kailangan merong police? Ano po ang duty ng isang policeman? Go ahead po. Opo, ayon po sa ating constitution na dapat meron po tayong isang police force who is civilian in character and national in scope. Tayo po ay meron din pong batas na Republic Act 6975 at 8551 as further amended by Republic Act 9708. Diyan po nakapaloob yung paano maging police, no? Kaya po ay meron kami core values na lagi namin kinakanta sa aming makadiyos at makabayan, makatao at makadasal. So mga ganun po yon. So ang position natin ngayon ay God-centered, family-based, and service-oriented police officer. Discipline, ganun po yun. Yung natutunan nila in sa basic, six-month training, then 6 months po sa labas. So nakabase po yan sa respect po sa karapatang pantao. Yan po yun. Napakaganda po. Kasi inuunan nyo dun sa hierarchy, sa ranking, maka-Diyos and then makabayan. And the rest comes next. Opo. Kasi kung talagang alam naman po natin yung skills, abilities na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, siya lang ang nagbigay niyan. Hindi pa pwedeng tatay, nanay mo. Of course, may genes na matindi na genetic na sinasabi, mana ka sa ano, na inherit mo yung ganitong traits and character ng iyong ama't ina. But again, babalik tayo dun sa sino naman ang nagbigay din sa kanina ng talino, skills, abilities. So ang Panginoon ang siyang talagang nagkakaloob ng abilities. Kaya ang ganda ng iyong example, ano, maka-Diyos mo na and then makabayan. Okay, next, moving on. Napaka gusto natin maintindihan, dami po kasi yung mga nagtawagan sa atin na gusto nilang dream nila maging police. Gusto nilang kumuha ng criminal law at gusto nilang maging police at maging law enforcer. Ang susunod na tanong, Colonel Robert, ano po ang skills that is needed to become a police officer? At least po, 21 years old. Then you're a college graduate with eligibility. Whether you are an APOLCOM entrance exam passer, a board passer, doctor, yung lahat po ng officers are allowed to be a police officer dito sa PNP. Basta po, you are eligible and college graduate po. And yung part, kasi may nagtatanong din po, Colonel Robert, yan po ba ay dadaan ka sa neuro test, sa subject kanila sa ikaw ay maayos ang mentally, physically fit? Not just physically, but mentally fit. Yes, ma'am Lolly. Dadaan po yan hanggang sa neuro psychiatrist exam.
Hanggang neuro. Ano po yung pinaka-highest rank na matatawag pagdating po sa inyo? Si ano po, yung ate pong Chief PNP. Police General Leonardo Carlos po. So siya yung pinaka-taas? Opo, 4-star po siya, 4-stars. 4-star. So, dadaan ka sa first, second, hanggang tatlo o pang-apat na star, ganun po ba? Educate us. Bali, ang pinaka, ano po namin, yung patrolman. Sunod po corporal, sunod ang police staff sergeant, so hanggang mag-PMSD, yung master sergeant, then Chief Master Sergeant, Executive Master Sergeant, tapos Police Lieutenant po, Police Captain, Police Major, Police Lieutenant Colonel, Police Colonel, then Police Brigadier General, Police Major General, and Police Lieutenant General, tapos po yung 4-star po namin, si Chief PNP, Police Chief General po. Oh, ayan, malinaw sa ating mga tagapakinig, no? Kasi ang daming gustong maging police, excited sila dahil siyempre nakikita ko yung TV show ni Coco Martin. Kasama na doon yung maging excited sila maging police. May po silang maglingkod sa bayan, tatanggapin naman po ng ating mahal na. So qualified po sila. Qualified. Ang gano'n, dito lang natin, a policeman is meant to enforce the law. So ang talagang trabaho ng police officer is to really protect the public and make sure they obey the law and punish the wrongdoer. Opo. Kasi kung lahat naman tayo ay we will behave properly or calmly and courteously with one another, wala tayong mamaltratuhin, hindi tayo papatay at hindi tayo mag-violate, di sana hindi na kailangan ng police, di po ba? Pero marami pa rin nag-violate. Kailangan po natin din ang law enforcement, particular ang Philippine National Police. Kasi hindi naman po to arrest the criminal, but also to maintain our community relation. Yung mga activities na kagaya po ng public safety services, yung pagtulong natin sa disaster, making to conduct barangay visitation, talking with the city chairman, the teachers, all walks of life po na kinakausap po natin doon. So hindi lang pala napakalaki rin ang responsibilidad tsaka yung mga activities na involve ang ating kapulisan, ganun po, anong community relationship ang ganda pakinggan, ano po. So talagang ito ay nagre-reach out po kayo sa matatawag nating komunidad, buong ano po ito, kumbaga hindi lang barangay, buong komunidad. Opo. Meron nga kami in-adapt na eskwelahan dito sa Pasig na kung saan po ay nagpunta rin po yung ating mga personnel doon. Kasi hindi lang naman nga po to enforce the law, but also to develop our relationship with the community. Kaya nga nagkaroon din kami mga advocacy group, even the youth, no, they participate in the KKDAT, that what we call Kabataan Contra Drug at Terorismo. Kasi sa mga limbawa ng mga grupo na tumutulong sa atin. Even the LGBTQ, even the media itself, mga kagaya nyo po, tumutulong din sa amin, maihayag yung aming mga impormasyon ng mga gawain ng katunayan dito sa Pasig. May isang police po na nakapulot po ng cellphone, no? Rather cellphone. Binalik po, naibalik pa po yung cellphone sa may-ari. So, mga good deeds po ba? Right. Mga at saka dapat binibigyan din po ng incentive o reward, ano, para naman na opo, yung commendation po. Opo. Yun, commendation. Nako, pagka ganyan community relationship, ang sarap parinig, kaya nga po hindi lang basta law enforcer eh. Kailangan may relasyon tayo sa bawat isa't isa nang mas madali tayo makatugon sa mga talagang pangailangan. Kasi kung wala kang relasyon, hindi ka nag-build ng man lang PR o relasyon sa kung anong komunidad. Matatakot sila naman po ang magsasabi ng problema eh. Right. So, again, kasi nga nakikwento ko yung unang aking intro na pag ikaw ay nakarinig ng pulis, takot na agad yung mga anak ko, lagot ka pag hindi ka natulog na maaga o hindi ka matulog. Right. Tatawagin ko yung police. Okay, very quickly, ngayon po, ano, and this is so sad. Meron na po investigation na nangyayari kasi
as this early ba? Kanina yata hapon or earlier. Eh, nahuli na si, sino ba yan? May breakthrough na matatawag ang ating si IDG Director Eliseo Cruz. At yun yung panghuli dito sa mga isabong. Isabong enthusiasts. Can you fill us in somehow? Diyan po ba sa Eastern Police District, meron din po mga nagsasabong? Dito po sa amin ay nagpalabas po ng direct ng Eastern Police District Director na si Police Brigadier General Orlando Obispo Yaga Jr. na lahat po ng cellphone ng personnel namin ay chinek po namin isa-isa at kung meron mang kaming makita na isabong app sa kanilang cellphone, they will be charged administratively. So meron na po kaming ginawa na din na information operation yung namin sa Facebook kagaya po ng ng dahil sa isabong ubos na ipon, yung mga ganun po ba. Right. Tapos yung, pag, yung mga pagkalulong sa isabong maaaring mauwi sa pagkakakulong. Yung mga ganong aming isolation operation para makarating din po sa community. Information awareness na kayo ay naka-vigilant. Titilagang titignan nyo yan. Hindi lang po kasi to monitor our personnel eh. But also yung aming ginagamit na gadget. Kasi hindi na natin maalis dahil nakakonek po yan sa isang money remittance na electronics na pag tinignan mo yun, nakakonek po dun eh. Pag nakita namin, opo, pag nakita po namin na wala na yung live na word, therefore, ating that isabong. So therefore, edict naman na. Yan po, inuna po namin yung unprofessional. Kung sila po ay naglalaro, ay tigilan na po nila yun. At tumahuli po sila, mananagot sila. Bagamat may mga utos na po, kagaya po dito sa opisina ko, since February 24 pa po ay inspect na namin ang lahat ng cellphone ng personnel. Wow. Ito po yung kautusan ng aming district director. Kasi nga po, e-sabong is electronic sabong. Right. Yun po yung ano doon. Through email. Kasi anday pa rin palusutan yan eh. Alam nyo naman ang gagaling din natin. Hindi lang ng pulis ang magaling. Ano, lahat naman tayo. Mga talagang gustong maglaro ng online e-sabong. Ayaan na yung madali. Eh, walang patutunguhan yan, ma'am eh. Walang patutunguhan kasi yung buhay mo, yung hanap buhay mo, pinagkatiwala mo sa kapirasong utak ng manok. Yung utak ng manok ay itinaya mo yung akabuhayan. O hanggang wala ka na makuha, mag-resulta ka na sa paggawa ng di maganda. So is that like in the same breath, ano, we can like tackle this on another episode natin, ano, but since you brought it up, yung manok eh napakaliit ng utak, tapos eh diyan mo tinaya, kumbaga yung pinagpaguran, kung ikaw ay OFW nga, imagine you made to make both ends meet, tapos ang laki ng iyong online kasi nasa ibang abroad sila, paano po yun? Colonel Santos, paano po yun kung ikaw ay nasa ibang bansa at nandiyan ka rin? Kailangan po nilang ano, tingin ang pamilya nila. Kung ano nangyari ng naubos na yung kanilang ipon eh. Sabi nga po eh, sabi nga doon sa mga ano namin, isabong pa more, saving more. Hindi po ba? Ano ulit pa ulit? Isabong pa more? Ano pa ulit? Isabong pa more. Pamor, saving no more. Ayun, wala yung ipon mo. Parang opo, bula. Sumipat, pero na sila. Yung mga ganun po bang mga dissemination. Sabi nga po, sumipat, pero olats, pera, ubus lahat. Ayan. Very, rhyme scheme talaga. Eh. Ginagawa na po namin yan upang hindi naman po namin ito titigilan hanggang dumating na po yung sa time na aware na po yung community. Opo. Tigil sila. Do they have ano po ba yan? Can you just give us or educate us a little? Dahil clueless ako dyan eh. Alam ko yung sabong na live kahit nakikita ko yan. Traditional. Electronic po siya. Then you pay to sa ano ba, na isang pay center o electronics payment. Then may numbers na lalabas. Tapos, they choose kung anong gusto nilang kayaan.
Mm-hmm. Kasi parang ano yan eh, video games. Okay. But you use actual money. Mm-hmm. Instead of coins, okay. Actual money po yung nakukuha mo. Pera talaga. Mag-remit or mag-deposit o mag-transfer ka ng parang GCash? Yes, yes, sir. They will transfer funds. Wow. They call it, mag-deposit sila. Deposit. Then mag-withdraw pag yung nanalo. They can get the cash. Eh, sa ating pong kapulisan, opo. Illegal po yan, Colonel Santos. Ganun po ba? Based sa mga ano, based sa namin natin din sa mga sinasabi ng mga operator, they are legal according to them. But if you are part of the PNP, if you are not allowed to play in Sabong, it is against our policy. So pag yung matigas ang ulo mo, ay mananagot ka. You will face the consequence of your action. Ganun po yan. Siyempre. You have to account for everything that you did, ano? Pero lalo na sa hanay ng kapulisan, hindi pa pwede. At sa government officials, ganun po ba? Pero sa amin, ng mga ordinary average citizens, pwede? Ganun po ba? Ano sa ano po kasi yan eh? Kung you are engaged in the, ano ba, game of chance, so okay. It's your personal choice. Pero kung meron kang discipline and you believe that they have a chance na hindi naman magpapayaman sa'yo, huwag ka mag-digital. So, right. Diba? Right, tama. Kung ang personal belief, hard work, kailangan pagtrabahuhan at hindi mabilis na pera na instant money or one-time big time na tinatawag. Eh dapat, hindi ka pwede mag-rely on that kasi hindi naman lahat ganun. Tipo ba? Parang mga... It's a form of gambling. Talagang yun pa rin po yun. Kasi game of chance. Pero kasi yan. Mm-hmm. Kaya pag ganun yung heart mo, magulat, wala ka ng ipon. Okay. Yung dating sabi mo, nakabili ako ng motor, dati ka palang nakamontero. Wow. Opo. Ito, ngayon po, ito pong mga nagsiya, merong 34 isabong players na nawala o na iniimbestigahan pa rin po ngayon, ano po. Bakit kailangan po silang matakot or bakit kailangan silang mawala o mag-disappear? Ano po yung naging dahilan? Yun po ang iniimbestigahan ngayon kung ano man po yung kalalabasan ng ginagawa ng investigation. Ng Criminal Investigation and Detection Group. Yun po yung aantayin natin. Nasa kanila na po yung trabaho upang isolve na po ano po ba talaga ang nangyari dito sa industriya ng isabong na ito. And would you know ilan pong taon na itong nagiging operasyon, yung cockfighting sa e-line or online? Matagal na po. Wala po tayong particular na ano kayo. Ang ano ko po ito, na mag-start na po itong pandemic eh. Okay. Kasi pandemic. Nagkaroon ng time sa hindi bahay. Hindi na po sila nakalabas. Opo, hindi na po sila nakalabas. Very resourceful talaga yung ating mga kababayan talagang nasa bahay ka, di wala ka talagang gawin. Mag-iisip ka ng other forms of revenue or income dahil wala eh. So, pero ang cockfighting, let's make it clear categorically, okay pa yung traditional. Ganun po ba? Opo, dun po nagsisimula yung kanilang ano eh. Kahit po yung panampahon ng Kastila, meron na pong ganyang... Multi-billion po ang ang tawag dyan na ekonomiya. No? Lahat kasi isasabi. Bata pa ako, naririnig ko na yung kung ano-ano, tsaka umiikot tayo as a reporter. Dapat magresulta ng pagkasira ng buhay o pamilya ng mga tao. Mm-hmm. Dapat protected pa rin tayo. Right. So again, nasuspend po for a while itong online gambling, pero itinuloy pa rin, ganun po ba? Kaya nagkaroon ng ganitong Based po dun sa kahapon ng sa Senate po, meron po ata silang na-monitor based on the testimony of the witness. So maririnig po nila. They are saying some means na may mga involvement. Pero let us wait for the investigation conducted ng CIDG. Sila na po ang may hawak niyan.
Right. So ayan, kwentuhan lang naman to, no, patikim lang, gusto natin maintindihan. Educating po yung ating mga lahat ng ating tagapakinig, not just sa Eastern diyan sa distrito niyo, but also Western, lahat po ay nakikinig sa atin, lalo na yung mga OFWs. Kulang po yung kaalaman nga nila, na akala nila okay pa yung isabong, and they might get involved. Ito na po yung lahat ng sinabi niyo, no. So give us a 60-second or ano po yung message of hope, Colonel Robert, para sa ating mga sambayanan, not just sa inyong hanay dyan. Go ahead po. Apo, sa ngalan po ng aming District Director, Police Major General, Police Brigadier General Orlando Obispo Yebel Jr. at ang aming pong Chief, Community Affairs and Development Division, Police Lieutenant Colonel Raymond B. Pata, mating yung lingkod po, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Lagi po namin sinasabi na dapat po tayo ay manalig sa ating Panginoon, at yung pangangailangan natin, no, pang financial, ay yan po ipinapanalangin. At hindi naman po ito pang sarili lamang natin na problema, bagamat ang pagsunod po naman, sabi nga po ng isang broadcaster na sikat na lagi kong ginagamit, hindi magbubunga ng masama ang paggawa ng mabuti kahit isang araw lang. No, sabi nga po dito sa amin, yung role model of excellence, professionalism, discipline, and effective partner to serve and protect the community. Okay. Very well said. We will see you soon, ha, Colonel Robert. Thank you so much for your time. Thank you for the opportunity po. Maraming salamat po. God bless po. Ayan po si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, District PIO ng Eastern Police District. We will have more of him. Patikim lang yan, pero marami pa siyang ating ibabahagi sa ating programa para sumulong ang bayan at maprotektahan po ang lahat ng ating kababayan. Alright, thank you sa ating naging kagapay. Siyempre, ang ating news director, no less than Juday Estrada Larino, at sa writers natin, si Jairus, actually si Mara, si Abby, si Rashid, at ganyan na rin sa ating Sokmed, Joanna, Jello, at saka Jairus. And then, siyempre, si Engineer Fred Balamala, at ganyan na rin sa ating Communication Assistant, si Mace and Hiyas. And si Joanna, hindi ko yata na-remember. Again, si Chairman D. Edgar Cabangon. And thank you once again for joining. Try and tune in tomorrow. Maganda po, Mindanao. Sulong Mindanao naman po yung ating aabutin tomorrow. Si Kaali Makabalang ang ating co-host. This is Loli Rivera Acosta, as I always say. Keep God first in every area of our lives, so He will direct our path. God bless. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.